Yo, what's up guys? Tips para makuha nyo yung best gyro sensitivity nyo. Meron tayong dalawang uri ng gyro user. Yung isa yung low gyro user. Ginagamit nila to pang control ng recoil sa pang adjust sa mga maliliit na detalye. Pag naka-gyro ka kasi para kang merong extra ng daliri. Yung thumb mo pwede mong pang left and right, tapos yung gyro ay yung pang kukontrol mo ng recoil. Ngayon punta tayo sa mga full gyro user. Sila yung mga gyro yung gamit sa pantutok. Pag full gyro user ka, dapat mataas sensi mo sa gyro. Okay guys, start na tayo. Bago yun, dapat naka-off tong invert horizontal gyroscope saka invert vertical gyroscope mo. Kung nasanay ka na ko nyan, hayaan mo na. Low nga lang pala yung sensi ko sa gyro. And makikita nyo dito sa 40 lang yung gyro ko. Pinang-a-adjust ko lang kasi yan saka pinang-kocontrol yung recoil. Okay, save muna natin. Ngayon start muna tayo sa 100. Ngayon ikot nyo siya ng mga 60 degree, kagaya nito. Dapat doon sa code mo, aabot siya ng 90 degree. Kahit hindi saktong 90 degree, basta makakalingon ka sa kaliwa o kaya kanan. Ngayon dito sa device ko, yung 100 gyro sensitivity ay kulang. Kaya ang ginawa ko, dinagdagan ko siya. Ginawa ko siyang 150. Guys, yung pinag-uusapan pa lang natin dito, yung standard sensitivity. Yan, ngayon dito, pag rotate ko ng ganito, dapat makalingon ka ng 90 degree nang hindi nahihirapan. Or nasa 60 degree lang dapat yung ikot ng cellphone mo. Yan guys, feeling natin okay na, diba? Di pa tayo tapos dyan. I-adjust pa kasi natin yan. Pupunta tayong public match, doon natin tatry. Oo nga pala guys, nakalimutan ko. Itong standard sensitivity sa gyro sensitivity ay iba sa standard sensitivity ng gyroscope fire sensitivity. Kaya ang gagawin nyo, kung naka 150 kayo dito sa gyro sa standard sensitivity, pagpunta nyo sa gyro firing sensitivity, kakalahatiin nyo lang siya. Ano ba kalahati ng 150? 75. Okay, start na tayo sa pag-adjust. SG pa rin gamit natin. Yan, kung makikita nyo dito, medyo hindi ako komportable. Para sa akin, masyado mataas yung sensitivity ko sa gyro. Hindi ko siya maitutok na maayos gamit yung gyro. Pag ganito yung nararamdaman nyo guys, o kaya kung feeling nyo mabagal, i-a-adjust nyo lang yung standard sensitivity nyo sa gyro. Nararamdaman nyo naman kasi kung sumusobra na kayo o kumukulang. Kagaya dito, sobra na yung pagmamahal ko sa kanya, kaya ginawa ko, binawasan ko. Ginawa ko lang siyang 130. Tapos sa firing sensitivity, kalahati ng 130 is 65. Guys, paalala ko, pinag-uusapan natin dito yung standard sensitivity pa lang. Yan, testing natin. Yan, kung makikita nyo, sakto na yung pag-adjust ko. Ibig sabihin lang yan, ito na yung sensitivity ko sa gyro. Compare mo sa una na medyo lumalagpas pa. Ngayon, sakto na, diba? Nahihilo nga ako pagtapos na ito eh. So guys, pagtapos na ito, punta tayo sa ads. Saka sa sniper sensitivity. Doon lang muna tayo mag-focus guys. Yung ibang sensitivity naman kasi hindi natin gano'ng nagagamit. Ayun, nag-nook tayo sa bot. Okay guys, ad sensitivity naman tayo. Ang una nyo munang gawin sa ad sensitivity nyo is ipantay nyo siya sa standard sensitivity nyo. Sa firing sensitivity, yung ads nya ganun din, 130 din. Yung standard lang naman yung naiba dito sa firing sensitivity. So yun, try natin dito sa mga target. Kung napapansin nyo, sobrang likot, ang galaw masyado. Isa pa nga, try pa nga uli natin. Wala, malikot talaga. Ngayon, kung nababagalan kayo, dagdagan nyo lang. Pero kung nabibilisan kayo, kagaya ko, bawasan nyo naman. So yun guys, binawasan ko siya. Ginawa ko lang 110. Siyempre, pag binawasan nyo to, bawasan nyo rin yung firing sensitivity niya. Guys, yung pinag-uusapan naman natin dito, yung ad sensitivity. Para hindi kayo nalilito kung ano yung babawasan sa kadadagdagan. Yun guys, unang try pa lang natin, nakuha na kaagad natin. Hindi siya magalaw, hindi siya malikot, hindi sumusobra sa hindi lumalagpas. Just remind ko kayo ha, gyro lang ginagamit ko dito, hindi pa ako nagtatamb. Okay, pagtapos nito, sunod natin sniper sensitivity. Okay guys, sniper naman tayo. O nga pala guys, baka makalimutan ko ulit. Yung red dot saka holo, iparehas nyo na lang sa ad sensitivity. Halos parehas lang naman din kasi yan. Tapos huwag nyo kalimutan yung firing sensitivity nyo. Okay, sa sniper scope, ikalahati nyo lang siya sa ad sensitivity nyo. Diyan kayo magbe-base. I-adjust nyo lang kung nababagalan kayo o kaya nabibilisan. Okay guys, try natin. Dito guys, feeling ko okay na sa akin kagad. Dito kasi ako nag-ESR. Kaya hanggat napapatama ko siya, okay na ako dun. O nga pala guys, kung BR main kayo, iisa lang yung sensitivity ng MP sa ka-BR. Sobrang konti lang naman din ng diferensya. Kaya kung anong sensi nyo sa MP, iparehas nyo na lang yung sa BR.